So it's a new case, guys, from Omega. Ito yung bagong case nila na Sapphire RGB designer case. So same din, tempered glass siya. So meron siyang Nova RGB na 120mm na fan. So check natin yan kung ilan yung included. Then RGB controller. So meron din siyang, wow, meron siyang sleeve extensions, guys. So check din natin kung yung 24-pin lang, kasi 24-pin lang yun nandito. Then ito yung harap ng case. Then, tapos dito sa side, ito nyo yung yan, lahat na dito. So, naka-indicate dito na ito yung color black na Sapphire. Merong color white, guys, nalabas to. So, yung cable din is black, naka-indicate dito. Then, yan, yung kanina, Nova RGB 120mm na fan, RGB controller, then sleeve extension. Tapos, meron siyang premium tempered glass. Then, yung glass thickness is 4mm. Check natin, guys, kung meron three-sided din yung tempered glass niya mamaya. Then, sa advanced cooling system. Then, meron siyang 120mm na RGB ring. Then, meron siyang cooling fan 7 na mountable na 120mm na fan. Tapos, ported na siya ng 240mm na water cooling mountable. So, yun yung radiator niya. Pwede kayo maglagay ng HDD na hanggang 3, then SSD hanggang 4. So CPU height is max, yung clearance is 162mm. So BGA length 380mm. So yung ano, guys, overall dimension nilalagay ko sa ano video description. So you can check na lang. Open na natin, then nilalagay natin dun sa taas. Mahirap. Kompleto yung ano niya, oh. Nice. Galante ni Omega. Included na siya na may sleeving. Wow, braided cables, guys. So, ang ganda. Premium. Ang ganda yung pagkakagawa. So, color black yan na naka-braided cable na. So, 24-pin, 6-pin, then 6-pin ulit, then dalawang 4-pin, then yung sa 8-pin. Hindi, dalawang 8-pin, dalawang 6-pin, at saka dalawang 4-pin yung sa CPU. Nice. Pricing and availability. So, kung saan yun yung mabibili, nilagay ko rin sa description. So, check natin si Omega Sapphire, color black, static. Oh, ang ganda. Guys, uy, natanggal yung screw. Ano to? So, check na lang, guys, ha? Baka may mga natanggal. Baka mamaya nakalas. Siyempre, habang biyahe. Oh, nice. Uy, binago nila, guys. So, you can see, guys, yung binago nila yung tempered glass dito sa my side, so clear na yan. So diba dati kay X1 is meron siyang tinted or smoke, yung black na smoke siya. So meron dito, then oy, tinanggal nila, guys. So hindi na siya three-sided na tempered glass. So ang dito sa my right side is ano na lang, hindi na siya tempered glass. Paikutin ko muna ng isang beses para makita nyo. So, ang ano dito, guys, is combination ng black and red. Nalagyan siya ng red na doon sa may PSU shroud. Tapos dito sa may, ano, tawag nito, ng mga slot. So, yun, guys. So, unahin dito sa harap. Unplasticking. Yung plastic. So, meron dito ng branding ng Omega. Then, smoke. Salamin nyo dito yung tempered glass niya. Then, so yun, sa front, yung I.O. niya. So, you can see here yung, ano to. So, power button. Ay, hindi, guys. USB pala. So, cover lang pala. Kala ko pindutan. Sorry. So, ito pala yung power button. Then, yung preset. So, maliit. Then, yung HDD activity light. Yung dalawa. Red and color blue. 3.5mm na jack for your headset and mic. Then, meron silang cover. Napakagalante ni Omega ngayon. So, pag di nyo gagamitin, mas maganda, guys, sa panyo na lang. So, meron siyang dalawang USB 2.0 and isang USB 3.0. So, yan. May cover. So, tanggalin natin para makita natin kung yung cable dito is nakakabit mismo dun sa case or nandito. Then yun, guys, yun, nakakabit nga yung mga cables dito, yung front I.O. So, bali, intake na, nandito na siya kukuha ng hangin. So, dito na dadaan yung hangin. Meron akong Nova fan dito. So, check natin kung ano lang yung mamamount nyo dito, yung radiator nyo. So, ang kasya lang, guys, is 120mm. So, check natin kung ilan yung makakasya. So, meron siya ditong 1. Pwede nyo ma-adjust. So, bali, dalawa lang, guys, sa front. Then, 120mm lang. So, yung radiator na malalagay nyo is... Uy, munti ka na. Kala ko matutumba. Malalagay nyo na radiator sa front is 240mm na radiator sa front. May manipis dito. Pwede yata makakuha ng intake. So, sobrang nipis lang niya. Medyo narrow na yung pasok ng hangin. Pero makakapasok na yun kasi may mga butas-butas dito. Right? So, pero ang pinaka-intake talaga is nandito, yung sa front. Ayan. Malalaki yung ano nyo, guys. Yung butas nya, yun. So, you can see naman.
So sa top, meron siyang flexible na magnetic na dust filters. Alright, so yun sa top. Then dito sa gilid, tanggalin ko na guys ha. Sa right side, hindi na siya tempered glass. So meron ditong cutout for your motherboard din para madaling ay kabit yung tagdan yung cooling. For example, ayun na tanggalin yung motherboard nyo, then you can access your dito sa back ng motherboard. Siyang cutout dito for your cable management. So check muna natin yung accessories na included. Uy, wow! Meron siyang remote. Nice! Yun guys, meron na siyang fan LED controller system. Meron siyang remote. Mamaya guys, i-demo ko sa inyo. Kukuha ko ng power supply para ma-check natin. So ito yung fan controller. Ito no, kung saan makukuha yung ano no, yung sa remote niya, yung signal. Baka somewhere, hanapin natin mamaya. Okay, so ito yung remote. Makikita nyo guys, is meron siyang on and off, may breath. So fan speed, white, brightness level, so auto, yan mga guys. Mamaya, papat ko sa inyo mamaya. RGB remote controller, manual. So pause it na lang guys kung gusto nyo basahin ng isa-isa. Mamaya, didemo ko sa inyo yan. So, meron siyang, yan, included na isang RGB strip. It's a 4-pin. 4-pin yung kabitan niya, guys. For the LED strip with adhesives. Tapos, meron siyang micro fiber cloth para panlinis ng ano nyo, mga fingerprints. Meron siyang, mga cable ties, guys. And yung mga screws and speaker. Ng ano. So yun, cable ties, mga lima at ito kasama. Yan. For the mounting ng SSD dun ata sa kabila, so meron na kasi dito. Alam ko pwede rin yung malipat to eh. Ayun, pwede naman malipat kasi naka-mount siya sa yun, may stand off dalawa. So pwede nyo lipat guys kung saan nyo gusto. So nandito yung LED controller nya, yung pinaka-signal nandito sa may sa taas. Ito nakakabit dito. So mamaya ikalikot ano natin yan kung saan yung best position na ilalagay para kunwari kukontrolin nyo is hahanapin nyo yung signal para yun. So yun, meron din dito for routing ng cable dito. Then dun sa taas guys, makita nyo wala siya dito sa for 4-pin or 8-pin for your CPU. Ay, meron pala dito. So meron pala guys dito. So dito nyo nira-route yung nyo. Your 4-pin nya sa yun, for example, kakabit nyo siya dito. May power supply kayo, then route nyo. So, kasyang-kasya yung 4-pin niya. So, yan. Kasyang-kasya. Huwag nyo pagsabihin para magkasya. Yan. So, kakabit nyo lang dito. Yung space nyo, guys, yung mapapansin nyo, medyo limited lang. Pero, yung cover niya is medyo naka-umbok lang ng konti para may space dun sa cable management yung mga cables sa dito. So, sa bottom, makita nyo yung power supply dito with padding. So, para ma-secure your power supply. Then, meron siyang dalawang hard drive, then pwede rin to SSD, to mount your SSD dito. So total of 3 hard drive. Sa SSD naman is 4. So 1-2 dito, then 2 dito. Pwede nyo makakabit dito. So ito yung likod guys, cutout for your motherboard I/O. Tapos meron siyang 120mm lang. So you can mount 120mm, single lang dito, isa. Then meron siyang 7 function slots. Cover ay may mga accent ng red, yung cover niya slots. Tapos meron siyang yun, screw, pagtatanggalin nyo guys, kailangan nyo pa i-screw dito para matanggal nyo yung ano na yun, cover. Then check natin yung bottom guys. So yun guys, hindi siya sliding bottom filter niya for your power supply. So medyo ano lang, is tatanggalin nyo naman dito. So medyo hassle to guys kasi ang kinagada dun sa ano, yung sliding is pagka hindi nyo na kakapain or something na tatanggalin nyo or tataob na ganun para makuha nyo lang tong dust filters. So yung sa X1 kasi is ini-slide lang. Diba? Kunwari, pag nandyan lang, nakatayo siya, then slide mo lang yun. Pwede mo siya kagad makuha. Unlike dito, yun, medyo mahirap ka siya ikagat. Yun guys, medyo yun nga lang ang ano dito, yung sa ano niya, bottom, yung dust filters niya sa bottom. So hindi siya magnetic. Tapos ito na, sa left side na tayo, tempered glass, handle with care. Then tanggalin natin. So mapapansin nyo guys, yung tempered glass na dito is meron na siyang hindi na siya yung buong tinted or smoke. Dati kasi kay X1 is smoke na, di ba? So yun, very nice yung ginawa nila dito para makita yung components sa loob. So medyo hindi kasi, panood nyo yung build ko ng X1, yung 75,000 build. So you can check na lang guys, may part dun na hindi talaga kita sa loob. Yung medyo humihina kasing ilaw, pa-ilaw dun sa loob pagka nakakabit yung tinted or yung smoke glass. May mga tao din kasi na ano eh, na gusto nila yung smoke or clear glass. So comment na lang guys kung ano mas anong gusto or preferred nyo na ano, na glass na side or sa left side. So yung glass guys is 4mm na
yun nga, handle with care. Baka mabasag. Clear gas. Mamaya, iti-tear off na lang natin niya mamaya. So, para makita nyo lang. Oh, sayang. Ang hinayang ako pagka kunwari i-build mo to. Or ano, something na ganun. Oh, wait lang guys. Moment of silence. Hindi siya matunog eh. Yung kay X mo matunog. So yung screw niya guys is meron siyang ano, rubber protection for your glass. So maliit lang. So alalay lang dun. Ingat lang dun sa protective ano niya, yung rubber. Kasi pag natanggal yan, you know, minsan kasi natatanggal eh. So check nyo lang guys. Kunwari bibili kayo, check nyo muna. Ide-demo naman yun sa inyo. For example, pumunta kayo or bibili kayo, check nyo muna lahat. Baka kasi kulang or something na ano. Okay. But yun yung loob ni Omega Sapphire guys. Ported siya ng full ATX, micro ATX and mini ATX. So you can mount din sa likod. Ay, meron pala sa likod guys. Yung SSD dito. So you can mount dun sa likod niya. So a total of 5 nga. So 1, 2, 3, 4, 5. Dun sa ano niya. Dito sa harap, meron siyang space dito for your radiator. So check na lang guys yung sukat niyang dimension. You can mount 2 fans here to 120mm. Then pwede ka rin mag-mount ng 240mm na radiator dito. So, meron siya dito yung SSD. So yun nga, 5 nga kanina. So akala ko 4 lang kasi hindi ko napansin to. So buti na lang may naka-label dito na SSD. Buti lang nakita ko yun. So yun. Bottom, makikita niyo yung power supply shroud. So marami siyang cutout guys for your cable management. So meron siyang tatlo dito for your HDD audio, USB and yung front IO nyo. So yung LED or yung HD activity light, power switch, yung mga ganun. Then meron ditong cutout for your 8-pin ng papunta ng graphics card nyo. So meron dito. PSU shroud niya is color red. So may accent ng red. Yun, pwede rin pala kayo magkabit dito guys ng 120mm isa para makool yung HDD nyo. So hard drive and yung SSD dito. So meron ding vents dito. So meron din dito sa gilid. So para kung for example may nakalagay na fan dito, mabubugahan din dun. So yun guys, kung nagpaplano kayo mag combination ng red and black na may ano, motherboard, mga ganun. So perfect na perfect tong case na to para sa build nyo. Alright, so yan, testing natin yung pailaw, yung remote, demo ko sa inyo kung gaano kalayo. Kasi nandito yung remote. Parang kasi guys, ayun no, ito ba yun? Parang signal yung nakikita nyo ano. So ano yung best position para saan ilagay yan is somewhere dito. So tanggalin ka muna itong ano, yung remote niya kung saan natin ilalagay yung best position. Kasi ito yung parang receiver ng signal dun sa remote. So ngayon, hanapin muna natin, kakabit muna yung fan dito. Kakabit ako rin ng fan dito. So total of 4. Para makita nyo rin kung ano yung itsura, kung may ilaw dito. Tinry ko guys, yung pagkabit ng fan is naka-sandwich dun dito sa may ano, front yung mount niya. Then sa cover. Kaso, problema. So, hindi siya pwede. So, yun. Lilipat ko na lang sa likod yung mount. So, lilipat ko na lang. Tatanggalin ko. Then, lalagay ko sa likod. So, yun guys. Nakabit ko na yung dalawa. 120mm na fan lang yung kaya dito sa front. So, meron siyang routing ng for yung sa fan nyo dito. So, may hole siya. So, kabit natin yung 6-pin sa LED controller ng Sapphire RGB. So, kabit yung isa. So, meron siyang slot na 10. Ow! Sakit. Yeah. Then yun, sa top, may nakakabit na rin sa top and dito sa may rear. Nung kinakabit ko to, wala talaga siyang, hindi talaga siya pang mount ng 120mm. Ayun no. Kinabit ko lang nang nakatali yung ano, yung sa mga wire, yung parang alambre. So hindi talaga nakakabitan ng fan dito sa may top. Kinabit ko lang for the purpose nung LED demonstration lang para makita nyo. So hindi talaga siya pwedeng kabitan dito. So kinabit ko lang guys. Magkakabit kayo ng pailaw ay wala na sa taas. Ay magkabit nyo na lang yung LED strip dito sa may taas para may yung buga ng ilaw pababa. So makikita yung board nyo or yung mga components dito sa may Sapphire RGB designer case. So guys, nakabit ko na yung sa power supply. Then check natin kung ano lang ilaw niya. So patayin ko muna itong. So wait lang guys, patayin ko rin ito. And guys, wow, ang ganda. So nakita nyo yung parang grill na plastic between this ano, yung tempered glass. So pag nakailaw yan guys, ayun, yun yung magiging itsura niya. Wait lang, papatayin ko rin yung ilaw. Yan, na yung ilaw guys yun. So lakas talaga ng Nova. Yes. So ganyan yung itsura niya guys. Sa front, may nakalagay na Nova fan. Gamitin na natin yung remote guys. Off muna natin. Off, off, off. Uy, ayaw. Ito, plastic. So
So tanggalin niyo muna itong plastic na to. May nakaharam guys doon sa battery para hindi siguro ma-drain yung battery niya. Pull niyo lang 'yun, yung plastic. Tanggalin niyo lang guys kung hindi niyo gagamitin. Ayun, so na-on off. Then ito yung remote control. 'Di ba kanina naka-ano siya dito? Naka dito sa may taas. So feeling ko guys mas maganda siya ikabit dito or somewhere dito kasi pag dito niyo na guys makikita siya dito. Maliit or something na dito. So try natin kung ma-off ng hindi siya na ano guys eh. So kailangan talaga clear yung ano niya. So check natin kung gaano kalayo yung ano. Off, on, off. So sagad ng kwarto. Yan. So malayo siya guys. 6 feet, mga ganun yung layo. Breathe. Ayun yung effect guys, yung breathe. Breathe. Fan speed. Oh, may fan speed. Nice. Auto. Then auto 2. Then auto 3. Auto 4. Auto 5. Yung effect niya. Nag-change ng hindi mabilis. Breathing effect. So, may breathing effect din guys eh. You know. Mabilis. Ito yung breathe 1. Yung color na red lang. Then yung ano niya dito. Itong green. Green. Breathing effect. Then yung blue, para siyang white, pero sky blue yung color guys, para siyang white sa video. Ito yung white, yan, yung white guys. Ito yung blue ha, pipindutin ko ulit. Ito yung blue, yan, blue yan. Sa camera lang siguro nag-ano guys eh, pero ito yan, blue yan, then white. So yun yung white. Change ko ulit, blue. So parang parehas lang, di nagkakalayo, pero when you see in person, yun, madidistinguish niya kung ano yung kulay, yan. So, blue. Tapos white, ay breathing effect na pala yun. Then single color lang. Then yan, meron siyang choices na yung sky blue, then yung pink, ay di, purple, yellow, red, green, then yung color blue, then yung fan speed. So yun yung, ayan, yun yung pinakasagad niya guys, yung negative. Then sa positive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 levels ng brightness. So yan, malakas guys. Ito lang yung unboxing and overview ng Sapphire RGB designer case ng Omega. So yung, wait lang guys, i-breathing mode natin para makita nyo yung ngayon. So nagre-reflect yung ng ilaw yung ano dito ng Omega branding. So yun lang guys, yung demo ng LED. Then yun, like na lang yung video guys, subscribe to the channel, malaking tulong. And see you on my next video. Bye bye.